Ito ang aking mamillaria plumosa. Mga 3 years na sa akin. So, binili ko isang maliit lamang na bulb. Parang ganito lang siya kalaki. This one. Parang ganito lang siya kalaki. Isa lang. So, yan na siya ngayon. Dami na. So, plano ko siyang i-repot para ma-propagate yung kanyang mga pups. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya tatanggalin kanyang pups. Maganda na ang roots niya, kaya medyo mahirap na natin. So, kailangan dahan-dahan lang. So, yun na siya. So, nakita niya yung roots niya. Medyo maganda. Maganda na yung roots niya. So, makikita niyo, oh. Yan na yung roots niya. Umabot na hanggang ilalim. Sa merong parang meshwire na nilagay ko sa ilalim. Siya. So, hindi natin paghiwa-hiwalayin. Tanggalin muna natin ang mga soil. So, makikita nyo yung kanyang roots, maganda. O, diba? Tanggalin muna natin. Okay. And now, pilasin natin isa-isa ang kanyang babies. Pero hindi muna natin to siya agad ire-repot or ire-replant. Kailangan muna natin siyang i-air dry para magkalos muna yung kanyang mga sugat. Or else, magkukusang ng rot yung sugat niya. So, kita niyo, di ba malaki na oh. Malalaki na ng babies niya. Ito yung pinaka-mother plant ko. Ito siya. Ito yung umpisang-umpisa. Maliit. Kailangan na natin siyang tanggalan. Okay, yan. Tanggal na yung isa. Yan siya, oh. So, kailangan natin siyang i-air dry muna hanggang sa magkalos. Okay. Another one. Yan, oh, meron na nga siyang roots on his own. Dalawa. Then, another one. Okay. This one. So, tatlo na siya. And, naisip ko pa kung tatanggalin ko yung mga babies na to o hayaan ko na lang siya. So, pwede siguro hayaan ko muna yung mga maliliit para talagang mag-ano na siya. Kasi parang naawa naman akong tanggalin. Pero, pwede rin. Tira natin yung tatlong maliliit. So, tanggalin natin tong dalawa pa na to. Kasi medyo malaki na siya. So, kaya niyang mag-ano. So, dahan-dahan lang. Okay. Yung isa. Okay, yan ah. And then, yung isa pa. This one. Ayan. Ayan. The other one. Okay. So, tinira natin yung tatlong mas maliit. Ito, isa, dalawa, tsaka tatlo. So, yan na lang na ganyan. Huwag na natin alisin ito para may tatlo pa siyang ano. So, yan na siya. Tapos, air dry ko muna and then medyo gugupitin ko yung ibang roots. Kasi kailangan magkalos muna yung mga sugat niya. So, eto na po, after 3 days of air drying, nirepot ko na po sila. So, yan na. Pero, sila po ngayon, nakaano na sila. Almost 2 weeks na. Kaya, medyo stable na. May mga new growth na po sila. Ayan, nakikita nyo. Bagong, ano na siya, growth. Indication na. Nag-roots na siya. At maganda na yung kanyang
tubo. Ito yung mother plant, tiniwanan ko ng tatlong pups maliliit. Yung isang maliit, medyo lumaki na rin. Tapos ito yung isang pup na malaki na, nagkakaroon na rin po siya ng sarili niyang offset. Ayan. So, ibig sabihin, okay na po silang lahat. Ito pong tatlo na to, actually, naka-full sun and dry na po. Dalawang araw na silang mahigit na uulanan. Kasi dito sa amin, 2 days na na tuwing gabi, umuulan halos magdamag. Ito, medyo inano ko pa kasi maliliit sila. Nandun nakasilong. Pero naaanggihan din. Pero sinasanay ko kasi sila na medyo ma-expose na para hindi na sila mahirap alagaan. So, yan na po. So, pag lumaki-laki na po uli itong mga pups, itong mother plant, ililipat ko uli. Ngayon po, ayan o, may bago na naman tumutubo sa kanya na offset. Ayan. Makita nyo po. So, sabi nga nila po, mahirap daw alagaan ng Mammillaria plumosa. Pero pag nakita mo yung kiliti, nakuha may kiliti nila, okay naman. Basta kailangan lang fast draining yung soil niya. Tapos, gustong-gusto nila talaga ang araw. Gustong-gusto nila yan na naaarawan talaga. So, ayan po. So, thank you po sa panonood nyo ng aking video. So, ulitin po uli. Bye-bye. Thank you.